dito sa, pwede tayong magdagdag ng isa pang menu. Okay? Meron na tayong, di ba, dalawa, home and about. Pwede tayong magdagdag kung halimbawa gusto mong pa, i-link, papuntahin mo sila dun sa, saan ba, sa website mo, halimbawa. Or meron kang another other website, meron kang company website, pwede mo siyang ilagay dito. Halimbawa, ako, since pinopromote ko how to make money or how to learn internet marketing kay training, mga training about online marketing. So, pwede kong sabihin na online marketing, free training. Free online training. Okay? Saan kasi powerful pag may nilagay kang free, maraming na-attract doon. So, pag nakita nila, yung karamihan naman kasi sa atin, na kapag may nakita yung free, gagrab ka agad nila yun. Diba? So, lagay ko lang dito, free online marketing training. Alright. At tapos kung saan mo sila, saan mo i-direct, saan mo i-direct yung mga customers mo or yung prospect mo. Pag nag-click ng page na yun or ng menu na yun, madadirect sila kung saan mo sila gustong i-direct. So, pwede ka rin, yung iba naman, naggumagawa ng free ebook or napapapuntahin sila dun sa page kung saan nandun yung free ebook nila. Okay? So, sa akin, pwede ko sila i-direct dun sa free training ng company na kinabibilangan ko. Okay? So, free training. Ayan. And, save. Ayan, nakalagay siya. Makikita mo na siya dito. You know, automatic na siya. And then, save. Okay. Save. Save pa natin yung ulit. Save arrangement. Para sigurado. Ayan na siya, oh. Ay, dito pala. Automatic pala yun. Iba pala yung sa sidebar. Ayan. So, pag home, or pag home, ibig sabihin dito sa blog, sa yung mga blog post mo about, doon naman doon sa ginawa mong about yourself or kung para saan yung blog na to, ginawa mong page kanina. At pag ito naman free online training na ginawa ko, na nilagyan natin ng external link, papupunta siya, madadirect siya doon sa training